isa sa mga kinilala at hinangaan aktres ng LVN Pictures, sa panahon ng Golden Age of Philippine Cinema ay si Tessie Quintana. Siya ay isang klasikong aktres, at nakatambal ang pinakasikat na mga leading man ng kanyang panahon. Subalit siya ay mas nakilala ng maka-love team ni Tessie ang heartthrob na si Armando Goyena. Ang kanilang tambalan ay naging paborito ng mga movie fans, at ang kanilang mga pelikula ay naging blockbuster hit sa takilya. Alamin natin kung ano ang nangyari kay Tessie sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Ano ang itsura ng mahal na prinsesa? Ano ang ibig mong sabihin? Kung siya ay maganda. Alam mo na ibig kong sabihin. Ang kagandahan ng anumang bagay ay nasa tumitingin. Kaya hindi ko masasagot sa iyo yan. Mahusay ka palang sumagot. Pero siya ba'y mabait o siya'y masungit? Wala siyang kasing bait. Ang katunayan ay nagustuhan pa nga bulaklak ng pinadala mo sa akin. At siya'y nagpapasalamat sa iyo. Siya nga? Si Teresita Talampas Quintana, na mas kilala sa kanyang screen name na Tessie Quintana, ay ipinanganak noon July 17, 1931 sa Santa Rosa, Laguna. Ang kanyang ama ay si Francisco Quintana, at ang kanyang ina ay si Consuelo Talampas. Sa murang edad, si Tessie ay nagsimulang umawit at sumayaw sa live theater, sa panahon ng Second World War. Siya ay 13 taon gulang nang mapasama sa pelikulang Dawn of Freedom sa ilalim ng direksyon ni Abe Yutaka, ng Toho Productions. Dito ay nakasama niya si Fernando Poe Sr., Leopoldo Salcedo, Norma Blanca Flor, Angel Esmeralda, Rosa Aguirre, at ang mga Japanese performers. Noong 1948, nakuha ni Tessie ang kanyang malaking break sa industriya ng pelikula, nang makasama siya sa pelikulang Sa Tokyo Ikinasal, kasama sila Rogelio de la Rosa, at Armando Goyena, na kanyang nakapareha sa pelikula. Dito nagsimula ang kanilang tambalan ni Armando, at sila ay naging magka-love team. Sila ay nakagawa ng 15 mga pelikula, at ang lahat ng ito ay naging box office hit sa takilya. Ilan dito ay ang Prinsesang Basahan at Virginia noon 1949. Tia Loling noon 1952. Hawaiiana noon 1953. At marami pang iba. Nang matapos ang kanyang kontrata sa LVN Pictures, si Tessie ay dinagsa ng alok na pelikula mula sa iba't ibang film productions. Siya ay nanalo ng Best Actress Awards mula sa FAMAS para sa pelikulang Alaala Kita noon 1961. Nakatrabaho din ni Tessie ang ilan pang malalaking pangalan sa showbiz ng panahong iyon, tulad nila Teody Balormino sa Kandaba, Rogelio de la Rosa sa Bayan o Pag-ibig, Jaime de la Rosa sa Dalawang Panata, Nestor de Villa sa Limang Punglo at Singsing na Tanso, Carlos Salazar sa Dalagang Nayon at Abarinding, Manuel Conde sa Juan Tamad series, Mario Montenegro sa Dagohoy, at marami pang iba. Ang naging asawa ni Tessie ay ang kapatid ng aktor na si Efren Reyes Sr., na si Johnny Reyes. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Sa di inaasahang pangyayari, si Tessie ay dinapuan ng sakit na breast cancer, kung saan ito ay hindi naagapan, na naging sanhi ng unti-unting panghihina ng kanyang pangangatawan. Noon February 25, 1969, sa isang silid sa St. Martin de Porres Ward ng Manila Medical Center, si Tessie ay hirap na hirap sa paghinga, kaya naman siya ay nasa ilalim ng oxygen tent. Ito ay 10th araw na niya sa ospital, at naruroon ang kanyang 3 mga anak na sila Freddy, Albert at Mylene. Naroon din ang kanyang 2 kapatid na babae, at kanyang asawa na si Johnny Reyes. Inalis ng doktor ang oxygen tent at ito ay pinalitan ng oxygen mask na unti-unti naman inalis ng aktres upang makausap sa huling sandali ang kanyang mga mahal sa buhay. Hinanap ni Tessie ang kanyang ina, na panandalian umuwi ng bahay, at sinabing ito ay ipatawag dahil baka hindi na ito umabot pang may buhay ang aktres.
Matapos nito ay tumingin si Tessie sa kanyang kapatid upang manghingi ng sigarilyo at serbesa. Sinabihan si Tessie ng doktor na ito ay hindi makakabuti sa kanya, subalit sumagot si Tessie na kung siya ba ay hindi maninigarilyo at iinom, ay madudugtungan pa ba ang kanyang buhay. Umiling ang doktor, at sumagot na hindi, pero hindi naman siya mahihirapan huminga. Tumingin si Tessie sa kanyang paligid na parabang namamaalam. Ilang araw bago siya dalhin sa ospital, ay umikot si Tessie sa set ng pelikulang kanyang ginagawa, sa kanyang mga kaibigang artista at direktor. Dumalaw din siya sa set ng iba pang pelikula, tulad ng Dolphy de Gulat at Masayang Nakipagkwentuhan kila Dolphy, Director Chat Gallardo, Pilar Pilapil, Max Alvarado, Katie de la Cruz, at iba pa. Dinalaw din niya sila Eddie Fernandez, Paquito Diaz, Von Serna, at Director Armando Garces. Nagtungo din si Tessie sa Premiere at People Studio sa Caloocan, kung saan ay nakagawa siya ng ilan mga pelikula. Ito ay naging ikalawang studio ni Tessie, nang tumigil sa operasyon ang LVN Pictures noon. Ang karera ni Tessie sa tanghalan at pelikula ay isa sa pinakamahaba. Halos 10 taong gulang pa lang siya noon 1942, nang sumikat siya bilang batang mang-aawit sa Cine Palace. Marami pa sanang kapwa-artista na gustong makita ni Tessie bago siya pumasok ng ospital, sapagkat alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Katunayan ay matagal na siyang binigyan ng taning ng doktor na kanyang nalagpasan, subalit kulang na siya sa panahon para puntahan pa ang mga ito. Habang nasa ospital ay ipinagbilin din niya sa mga bantay, napapasukin ng sino man artistang nais dumalaw sa kanya. Kung sakali man na siya ay natutulog, ay sinabi rin niya na siya ay gisingin, upang makausap ang dumadalaw. Nasunod naman ang kahilingan ni Tessie, at maraming dumalaw na kapwa-artista at tagahanga sa kanya. Nagpasindi ng sigarilyo ang aktres, at ito ay buong kasiyahan niyang hinitit. Hiniling din ni Tessie na buksan ang malamig na serbesa, at parang uhaw na uhaw niya itong nilago. Ang doktor ay napailing na lang sa kanyang ginawa, subalit na natiling tahimik at nag-oobserba lang sa nangyayari. Nagsalita si Tessie at sinabing, ngayon na nakainom na siya ng serbesa at nakapanigarilyo, ay nais naman niyang magbilin sa kanyang mga anak. Kinausap niya ang mga ito, at sinabi sa kanyang panganay na si Freddy, na pangalagaan ang kanyang mga kapatid na sila Albert at Mylene, at huwag silang maghihiwalay na tatlo. Nangako ang mga ito sa kanilang ina, na susundin ang kanyang bilin. Si Freddy ay nagkaroon ng trabaho kalaunan sa Philippine Airlines, at kumuha ng apartment para sa kanilang magkakapatid. Matapos magbilin sa kanyang mga anak, hiniling naman ni Tessie na samahan siya ng kanyang pamilya sa Pagro Rosario. Ang mga taong nasa loob ng silid ni Tessie ay hindi napigilan ang pagpatak ng kanilang mga luha sa pangyayaring ito. Muling nagsalita si Tessie at tinanong kung bakit ang mga ito ay umiiyak, sapagkat siya ay masaya, dahil malapit na niyang makaharap ang Panginoon. Nang si Tessie ay magkasakit ng cancer, siya ay naging mas malapit sa Diyos, at lumahok sa mga kursilyo. Kaya naman sa pakiramdam ng aktres, ay handa na niyang harapin ang kamatayan. Hiniling niya sa kanyang pamilya, na huwag sana siyang pabaunan ng luha ng mga ito sa kanyang pagpanaw. Nagpahid ng luha ang kanyang mga mahal sa buhay at pinigil ang pag-iyak at pinilit ngumiti. Sa ganap na ika-alauna 40 ng hapon, nang nasabi rin araw na iyon, si Tessie Quintana ay pumanaw sa edad na 37, at 2 gabing pinaglamayan sa simbahan ng Mount Carmel sa Quezon City. Ang dating ka-love team ni Tessie na si Armando Goyena, ay retirado na sa pag-aartista nang ang aktres ay pumanaw. Hiniling ni Tessie na makita ang dating aktor sa huling sandali, subalit si Armando ay nasa meeting ng Rotary Club ng panahon iyon. Pinuntahan ito ng kanyang asawa at sinabi ang masamang balita kay Armando. Ito ay nagmamadaling nagtungo sa ospital na kinaroroonan ni Tessie, subalit hindi siya umabot, ang aktres ay pumanaw 5 minuto ang nakakaraan sa kanyang pagdating. Malungkot na namaalam ang aktor, kahit hindi na niya inabutang may buhay si Tessie.
si Tessie ay isa sa mga classic actress ng Pilipinas na lubos na hinangaan ng marami, dahil sa kanyang husay sa pag-arte. Siya ay kinilala sa husay na ito, at naging kaibigan ng maraming katrabaho. Maaga man siyang pumanaw, ay nag-iwan naman siya ng legacy, sa kanyang mga nagawang pelikula. Si Tessie ay palaging maaalala, na naging parte ng paglago ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Tessie Quintana, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pero si Johnny, hindi ko pa nakikita. Aba, bakit nagkaroon niya ng pamilya ni Senado? Lahat sila naka-smoke dra? Talaga? Bakit? May mga diferensya pang mata? Aba, wala naman ang diferensya mga mata nila. O eh, ba't gabi-gabi na naka-smoke dra pa? O, sino mo si Gatto? Aba, naka-ray-ban pa.